noong November 26, 1941. Dalawang barkong pandigma at daan-daang eroplanong pandigma ay umalis mula sa Japan. Nagsimula sila ng mahabang paglalakbay patungo sa isang lugar na may 230 milya ang layo patungong Hilaga. Ito ang isla ng Hawaii. Ang kanilang target, ang US Pacific Fleet na nakaangkla sa Pearl Harbor. Na naka-schedule noong ikapito ng Desyembre, ang sapresang pag-atake sa mga Amerikano ay upang maparalisa ang kanilang fleet sa loob ng ilang buwan at hindi ito makakagambala sa kanilang pag-atake sa Timog Silangang Asya. Gayunpaman, babaguhin din ng pag-ataking ito ang takbo ng ikalawang digmaang pandaigdig. At magdadala ng pangwakas na kapahamakan para sa Imperial Japanese Navy. Kaya bakit inatake ng mga Hapones ang Pearl Harbor? At paano ang maling kalkulasyon ng mga Hapones sa pagpaplano ng pag-atake ay nagpahamak sa kanila upang matalo sa ikalawang digmaang pandaigdig? Para masagot ang tanong na yan ay kailangan muna nating bumalik sa 1930s. Kaya hinugol ng Japan ang karamihan sa unang bahagi ng ikadalawampung siglo sa paggawa ng makabagong ekonomiya at militar nito ay dahil gusto nilang magtayo ng isang uri ng imperyo na katulad ng sa Great Britain at Estados Unidos at mula doon ay maaari silang kumuha ng mga likas na yaman at gumawa at bumuo ng mga bagong ruta ng kalakalan at maging isa sa mga makapangyarihan imperyo sa mundo. Ngunit, habang ang Japan ay may malalaking ambisyon, nagkaroon ng isang malaking problema. Ang mainland ng Hapon ay walang likas na yaman na kinakailangan upang matayo ang imperyong nais nila. Kinakailangan ng Japan na makakuha ng mas maraming coal, iron at lalong-lalo na ang langis para matupad ang mga ambisyon nito. Noong 1931, nang gawin ng Japan ang unang pangunahing hakbang patungo sa pagbuo ng imperyo nito. Sinalakay ng Japan ang lalawigan ng Manchuria ng China. Ang Manchuria ay may maraming likas na yaman na mapagkukunan na kailangan ng Japan at nagbigay sa kanila ng isang mas matatag na panghahawakan sa kontinente ng Asya para sa mga pagsulong sa hinaharap. Sa sumunod na ilang taon, ang Japan ay sumulong sa Hilagang China, at sumiklab ang malaking digmaan sa pagitan ng dalawa noong July 1937. Noong una, napakahusay ng mga bagay para sa mga Hapon. Sunod-sunod ang kanilang pagkapanalo sa mga labanan. Habang patuloy na nagsasagawa ng malalaking kalupitan sa mga sibilyan tulad ng panggagahasa, pagpatay at pambobomba sa mga sibilyang Chino, na umani ng malawakang pagkondena sa buong mundo. Pagsapit ng 1939, ay nakaranas ang Japan ng malaking pagkawala ng mga puwersang sundalo at mga supply dahil sa patuloy na paglakas ng China sa labanan. Upang manalo ay kailangan ng Japan na maghanap ng ibang lugar na mapagkukunan ng kanilang pangangailangan. Samantala sa kabilang dako ng Pasipiko, tahimik ang US ngunit may mataas na pag-aalala. Pagkatapos ng pakikilahok ng Amerika sa unang digmaang pandaigdig ay sinimulan nilang gamitin ang isang hindi opisyal na patakaran ng non-interventionism at isolationism. Kaya ito ay karaniwang nangangahulugan na hindi sila pupunta sa digmaan para sa kanilang mga kaalyado o kahit na sa mga alyansa, at hindi rin sila magbibigay ng tulong. At ito ay aktwal na nagsimulang maging opisyal na patakaran noong kalagitnaan ng 1930s. Nang ang Kongreso ng US ay nagsimulang magpasa ng isang serye ng mga pagkilos ng neutralidad. Ngunit habang ipinapasa ng Kongreso ang mga gawaing ito, ang mundo sa paligid ng US ay nagiging mas marahas at hindi matatag. Kaya kahit na nagsimula ang Amerika noong 1930s bilang balwarte ng isolationism ang pagsiklab ng digmaan sa Europa. Gayun din ang mga kalupitan ng Hapon sa China, ay nagdala ng unti-unting pagbabago sa opinyon ng publiko pabalik sa interbensyonismo. Na nagbigay daan kay US President Franklin D. Roosevelt na lumagda sa isang bagong Neutrality Act bilang batas noong 1939. Na nagpapahintulot sa US na mag-supply ng armas sa Britanya at France kung sila ay magbabayad at kunin ito gamit ang sarili nilang mga barko. Ito ay sinundan ng mas malawak na Lend-Lease noong 1941 na kinabibilangan ng China at Soviet Union at humiling ng walang bayad bilang kapalit. Kaya kahit na ang US ay technical pa rin neutral, ito ay napakalinaw kung kanino sila pumapanig. At para sa Japan, ito ay isang malaking problema. Ang pinakamalaking pangakailangan ng Japan sa puntong ito ay langis.
noong 1939, lahat, maliban sa 6% ng supply ng langis nito ay ini-import mula sa Amerika at ito ay halos 80%. Ang pagkaubos ng langis ay magdudulot ng kapahamakan para sa kanilang kampanyang militar sa China, pati na rin sa kanilang iba pang mga ambisyong teritoryo. Maraming iba pang likas na yaman ang kailangan ng Japan. Ngunit maaari lamang makuha sa pamamagitan ng pag-import. At kabilang dito ang scrap metal, coal, at iron, lahat ng bagay na mahalaga para sa kanilang pagsisikap sa digmaan ay nagmumula rin sa Estados Unidos. Upang makuha ang mga pangangailangan at mapalago ang imperyo nito, nagkaroon ang Japan ng dalawang estratehiya sa Hilaga at Timog. Ang Northern Strategy ay sinuportahan ng Imperial Japanese Army na ang pakay ay ang pagkuha sa mga lugar na mayaman sa langis, karbon at bakal sa China, Mongolia at Siberia. Ang Southern Strategy naman ay sinuportahan ng Imperial Japanese Navy na ang pakay naman ay ang British Malaya at Dutch East Indies na mayaman din sa langis at goma. Sa kalagitnaan ng 1930s, ang Northern Strategy ay puspusan na sa mga pag-atake sa Manchuria at China. At ito ay humantong sa mga alitan sa hangganan ng Soviet. Ang mga ito ay nagtapos sa malaking labanan ng Khalkhin Gol kung saan ang mga puwersang Soviet-Mongolian ay nanalo ng isang malaking tagumpay. Kinailangan ng Japan na muling isaalang-alang ang mga plano nito dahil ang pagkatalo ng Japan sa Khalkhin Gol ay naging malaking pagbabago sa kanilang mga plano para sa pahilagang pagsakop sa Siberia. Gayun din ang paglagda ng non-agresyon na kasunduan sa pagitan ng Soviet Union at Germany noong August 1939. Nang sinalakay ng Germany ang Soviet Union sa panahon ng Operation Barbarossa noong June 1941. Ang mga planong ito para sa isang pagsalakay sa Siberia ay panandali ang muling isinasaalang-alang, ngunit ang mga Hapon ay nahuhulog sa China, at nauubusan sila ng likas na yaman kaya hindi na ito nangyari. Sa pagbagsak ng hukbo ng Japan sa China, ang hukbong dagat ang kumuha ng mantle habang ang Japan ay nakatutok sa katimugang diskarte nito. Nagsimula ito noong 1940, nang upang maputol ang isang pangunahing ruta ng supply ng China, ang Japan ay pumasok sa hilagang bahagi ng French Indochina sa isang kasunduan sa gobyerno ng Vichy French. Naging epektibo ito sa paghihiwalay ng mga Chino, ngunit nakita ito ng US bilang isa pang pagkilos ng pananakop ng Hapon na nagbabanta sa interes ng US sa Pasipiko. Kaakibat ng kamakailang alyansa ng Japan sa Nazi Germany at Italy, tumugo ng US sa pamamagitan ng pagpapataw ng embargo sa bakal at tanso. Ang lahat ng ito ay mahalaga sa mga industriya ng digmaan ng Japan at higit sa lahat ay ini-import nila ito mula sa US. Ngunit hindi pa rin mapigilan ang mga Hapones, at sinakop ang higit pa sa French Indochina noong July 1941 at nagpatuloy sa mga pagsalakay sa Timog. Sa pagkakataong ito, mas malakas pang tumugon ang mga Amerikano. Sa pamamagitan ng pag-freeze sa lahat ng mga assets ng Japan sa Estados Unidos, at pinipigilan nito ang Japan na bumili ng langis. At pagkatapos nito ay sinundan nito ng Britanya at Netherlands na kumokontrol sa Dutch East Indies na nagpapataw ng sariling embargo sa langis. Kaya sa isang iglap ang Japan ay nawala ng 74% ng supply ng langis. Nasa krisis ang Japan, una nilang sinubukang makipagnegosasyon sa US na humihiling ng kanilang agarang pag-alis sa China at sa Tripartite Pact. Ngunit para sa Japan ang pagtanggap sa mga kahilingang iyon ay katulad na rin ng isang pagkatalo. Hindi gustong isuko ng Japan ang kanilang ambisyon na imperyo. Nadama ng mga Hapones na ang tanging pagpipilian nila ay ang agawin ang mga likas na yaman na kailangan nila sa pamamagitan ng puwersa. Naniniwala ang Japan na sa pagkakataong ito ay tiyak na tutugon agad ang US sa kanilang mga gagawing pagsalakay ng may sariling lakas. Nagpa siya noon ang mga Hapones na kailangan nilang pigilan ang tugon ng US. Sa pamamagitan ng pag-atake sa US Pacific Fleet sa Pearl Harbor sa Hawaii. Sa pag-atake sa Pearl Harbor, naniniwala ang Japan na maaari nitong lumpuhin ang fleet ng US at bigyan sila ng oras sa pagsakop sa Pacific at Southeast Asia. Kaya't hindi lamang sila makakapag-lansad ng kanilang mga pag-atake ng walang panghihimasok mula sa US, magkakaroon din sila ng oras upang magtayo ng mga depensa sa kanilang masasakop. Kaya ito ay talagang malaking sugal para sa Japan. Hindi sila talagang naniniwala na maaari silang manalo sa isang matagal na digmaan laban sa US.
Kaya ang kanilang diskarte ay talagang nakasalalay sa isang maikling digmaan. Naniniwala sila na ang US ay hindi makakatagal upang labanan ang magastos na digmaang ito laban sa isang dug-in na kaaway na libu-libong milya ang layo sa buong Pasipiko, at sa halip ay makikipag-ayos sila para sa kapayapaan at pagbibigay kapangyarihan sa Japan na panatilihin ang ilan o lahat ng mga nabihag nitong teritoryo. Noong ikapito ng December 1941, ang mga planong iyon ay sa wakas ay isinagawa. Sa ganap na 7:55 AM, ang unang attack wave ng 183 Japanese aircraft ay lumitaw sa kalangitan sa ibabaw ng Pearl Harbor. Ang mga Amerikano ay ganap na nagulat, nahati ang pag-atake sa tatlong grupo. Tinutukan ng unang dalawang grupo ng mga dive bombers at fighter ang hangars at ang mga nakaparadang aircraft ng Islands Air Base. Ang iba pang grupo ng mga bombers at torpedo bombers ay tinarget ang mga barko sa daungan, lalo na ang mga barkong pandigma sa Battleship Row. Naniniwala ang mga Amerikano na ang tubig ay masyadong mababaw para sa pag-atake ng torpedo, ngunit ang mga Hapones ay lumikha ng isang bagong uri ng torpedo na partikular na idinisenyo para sa tubig ng Pearl Harbor. At nagkaroon ito ng mapangwasak na epekto. Sa loob ng unang 5 minuto ng pag-atake ay 4 na barkong pandigma ang nataman. Kabilang ang USS Oklahoma at USS Arizona na sumabog makalipas ang 10 minuto na ikinamatay ng 1,175 na mga tripulante nito. At noong 8:54 AM, ay nagsimula ang pag-atake ng ikalawang attack wave ng 170 aircraft. Sila ay pinaghiwalay din sa 3 grupo na umaatake sa halos parehong mga target. Ngunit sa base na ngayon ay nasa mataas na alerto, ang kanilang mga pag-atake ay hindi gaanong matagumpay. Sa loob lamang ng mahigit 1 oras ay napalubog o napinsala ng mga Hapones ang 18 warship ng Amerika, kabilang ang 8 barkong pandigma ng fleet. Sinira nila ang 188 na aircraft at malubhang napinsala ang imprastruktura ng baseng iyon. Gayunpaman, ang 3 pinakamahalagang US aircraft carriers ay nasa labas ng base sa mga oras ng pag-atake, kaya walang napinsala sa mga ito. Dahil ninanais ng Japan ang maikling digmaang ito na haantong sa mga negosasyon, kaya ang kanilang target ay ang mga barkong pandigma ng US Pacific Fleet. Upang di ito makagambala sa kanila sa Pasipiko at Timog Silangang Asya. Sa una, ang pag-atake ay mukhang perpekto. Sa parehong araw, ang mga Hapones ay naglunsad ng halos sabay-sabay na pag-atake sa Pasipiko at Timog Silangang Asya. Sumuko ang Thailand sa loob ng 1 oras at mabilis na pumirma ng alyansa sa Japan. Habang ang mga teritoryo ng US, tulad ng Guam, Wake Island at Pilipinas, pati na ang mga teritoryo ng Britanya at Malaya at Hong Kong ay mabilis na bumagsak sa kamay ng mga Hapon. At ang 2 malalaking barkong pandigma ng Britanya, ang HMS Prince of Wales at HMS Repulse, ay pinalubog sa baybayin ng Malaya ng mga bomber at torpedo plane ng Hapon. Sa mga unang buwan ng 1942, sinundan ito ng Japan ng mga pag-atake sa Dutch East Indies, British Burma, Singapore, New Guinea at Solomon Islands. At tulad ng inaasahan nila na ang US Pacific Fleet ay hindi makakatugon sa kanilang ginawang sunod-sunod na pag-atake. Natapos ng mga Hapon ang kanilang layunin ng may bilis at kahusayan. Naitatag nila ang kanilang bagong imperyo at sa wakas ay nagkaroon na sila ng likas na yaman na matagal na nilang hinahangad. Ngunit may isang malaking problema, dahil ang pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor ay medyo may kabaligtaran na epekto ng kung ano ang inaasahan nito. Ngunit 1 araw pagkatapos ng pag-atake, idineklara ni Pangulong Roosevelt ang kanyang sikat na The Day of Infamy speech sa Kongreso, kung saan humingi siya ng formal na deklarasyon ng digmaan laban sa Japan, na mabilis na pinahintulutan ng Kongreso ng US. Kaya ang US ay opisyal na pumasok na sa digmaan. Ang malawak na yaman ng kapangyarihan ng Estados Unidos, raw materials, industrial production, lahat ay kanilang pinakilos upang matugunan ang mga pangangailangang hinihingi ng kabuuang digmaan. Kaya ang suporta para sa isolationism ay mabilis na nawala. Nagkaroong ng isang mabilis na pagpapalawak ng militar ang US na may daan-daang libong kalalakihan na nagboluntaryong sumali. At ang ekonomiya ay ganap na pinakilos sa isang pundasyon ng digmaan. Ang pag-asa ng Japan para sa isang maikling digmaan ay ganap na sumiklab at ngayon ay ginising na nila ang tinatawag ng maraming tao na tea sleeping giant.
at ngayon ay nakatuon sila sa mahabang digmaang ito sa Pasipiko at Timog Silangang Asya na sa huli ay matatalo sila. Ang pag-atake ng mga Hapones sa Pearl Harbor ay isang malaking sugal at hindi nagbunga ng maganda. Ang pagnanais ng Japan para sa isang imperyo at likas na yaman ay ang dahan-daang gumising sa US mula sa pananahimik nito. Natalo sila sa China at hindi nagawang salakayin ang mga Soviets. Ang desisyon ng Hapon na umatake sa Timog ay nagresulta sa isang embargo sa langis ng US. Ito ang nagbigay sa Japan ng pagpipilian na isuko ang mga ambisyon nito o pumunta sa isang digmaan. Ang kanilang desisyon na lumaban sa digmaan laban sa Amerika ang siyang tumapos sa hinahangad nitong imperyo at nagpabagsak sa bansang Japan. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe sa ating munting channel. Pwede mo rin pindutin ang mga suggested videos natin para sa isa na namang makasaysayang kwentuhan. Maraming salamat!